Hello, Earth Science! Welcome po ulit dito. Another reading na naman tayo. Alamin natin ano yung mga energies ninyo today, Earth Science, Taurus, Virgo, and Capricorn, no? Patalastas, guys. Pasensya na kayo kung may mga maririnig kayo biglang maingay dito sa bahay, no? Parang may construction dyan sa kabila at saka may mga aso bigla-biglang kumakahol din. Okay? So, paumanhin na lamang po. Thank you sa ating mga loyal subscribers, no, yung palaging abangers ng reading at bumabalik-balik dito sa channel. Thank you rin doon sa mga bago dito ngayon. Hi, kung hindi pa po kayo naka-subscribe, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe na rin dito sa aking channel. Tap niyo na rin yung bell icon para palagi po kayong updated tuwing may bago tayong reading. At ito po ay collective reading, pwedeng hindi 100% tutugma, tatama, or magre-resonate para sa inyo. Kunin nyo lamang po ano yung mga part na reading na tumutugma at nagre-resonate para sa inyo. Hayaan nyo na po yung mga hindi nagre-resonate, baka po para po talaga yun sa ibang tao, no? So balato nyo na, no? Ito rin po ay timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, yun yung perfect timing para ma-receive nyo yung mga mensahe na nandito. So, doesn't matter kung a year nyo na late mapanood, a month, ewan ko, kung ano man, okay? Another reminder pa po, no? Kung makaresonate kayo, huwag nyo pong kalimutang like, share, and comment na rin, no? Mahalaga po sa akin yung comments ninyo, okay? At I make sure na sinasagot ko po yung mga comments ninyo, no? Kung hindi naman po ako busy. At paalala pa po, no? Ito ay gabay lamang. Huwag nyo pong totally iasa lahat-lahat sa Baraha, no? So, kung may mga problema kayong medical, no? Pumunta lamang kayo, magpa-check up sa lisensyadong doktor, okay? So, lahat po ng reminders na yan ay napapaloob sa description box ng bawat video dito sa aking channel. So, para maliwanag po, pakibasa na lang po yun, okay? And as much as possible, gusto ko lahat tayo dito ay bati-bati, no? So, iwasan po natin dito yung toxicity at anything negative pagdating sa ating mga comments at mga usapan, okay? So, Earth Signs, umpisa na po natin. Ano yung mga messages para sa inyo today? Meron kayong coffin, okay. Pwedeng bad news po ito, no? So, pwedeng makakabalita kayo ng may namatay, no? Pwedeng ganun. Burol, libing. Pwede rin naman na may magtatapos sa inyo, no? Ngayong araw na to. Or basta may magtatapos sa inyo. May ending, big time ending. As in, once na nag-end na, no? Hindi na, ano ba, hindi nyo na dapat kalkalin pa or totally kakalimutan nyo na. No? So, pwedeng ganun. Okay? Hindi naman laging namamatay lang po ito, no? Pwede naman itong ending. So, kung may tinapos kayo at pwedeng itinapon nyo na yun, tinapos nyo na, wala na kayong balak balikan pa yon. Actually, pwedeng ending ng relationship yan. Okay? Something na wala nang balikan or itatago mo na, ayaw mo na makita. Tignan pa po natin. Meron din kayong look for a sign. Okay. So, pwedeng may napipintong ending sa relationship, no? So, take only what resonates, no? Kagaya nga ng sinabi ko. So, kung ano lamang yung mga interpretations ko today, ay depende po yan sa pupasok sa isip ko, intuition ko. And based on kung ano yung nakita ko sa cards, no? So, look for a sign. Pwede nga maging mapagmatsyag kayo, maging alert kayo sa paligid ninyo, no? Pwedeng yung mga clues na hinahanap nyo ay nandyan lang. Okay? Pwedeng di nyo napapansin. Clue na pala yun. Ah, yung pala yung dahilan. Hindi ko lang pinapansin. Pwedeng ganun. No? So, pwedeng may mag-end na relationship. So, look for a sign. Tingnan nyo lang sa tabi-tabi ninyo, no? Clues. Pwedeng may kinalaman bakit mag-end yung relationship ninyo. So, dun pa lang masasagot na yung mga katanungan sa isip nyo. Earth signs.
Tignan natin pa yung mga ibang messages para sa inyo. Kunin muna natin. Main energy ninyo for today is Four of Swords. So, yung iba sa inyo, merong wini-wish mangyari. Okay? Parang meron kayo pinagpe-pray, no? Wini-wish niyo sana mangyari 'to, no? Meron kayong hinihiling-hiling, no? Deep inside sa sarili ninyo, no? Pwedeng yung iba sa inyo ay gusto lamang pwedeng iba sa inyo ay nakaka-recover na ano from a relationship breakup. Pwedeng ganun. Pwede rin naman na yung iba sa inyo ay kailangang mag-recover, no? Kung kayo ay nagkasakit, no? Pwedeng ganun. Yung iba, pwedeng nagre-recover na o magre-recover. Nasa process na recovering, no? So, pwedeng hindi naman sa pagkakasakit, pwedeng sa masakit na pinagdaanan nyo, no? Pwedeng karoon kayo ng heartbreak, problema sa relationship nyo, break up, ganyan-ganyan, kung ano-ano. Or masasakit na pangyayari sa pamilya nyo or sa buhay nyo, no? Pwedeng ganun. So, yan yung main energy ngayon, no? Kailangan nyo ng pahinga, kailangan nyo makarecover, mag-regenerate. So, yeah, meron din kayong Seven of Pentacles. Okay? So, may hinihintay-hintay kayo dito na may nasaan kayo na may makukuha kayo ngayong araw na to, no? Earth signs. Meron din kayong Knight of Swords. Kailangan ninyong maging resourceful ngayong araw na to, no? So, yung iba sa inyo, pwedeng bukuha kayo mga information, no, sa iba. Nagre-research kayo, nagtatanong-tanong kayo, no? Nakikurious kayo, no? Iba sa inyo. Or this is air sign energy, no? So, pwedeng may involved ngayon na tao na Gemini, Libra, Aquarius sa inyo. Earth sign. So, pwedeng may matanggap kayong message, no? Importanteng mensahe, no? Yun nga, pwedeng may matanggap kayong mensahe, yan, dahil nandyan yung Knight of Swords, no? So, parating na sa inyo yung message na yan, at dyan sa message na yan, matatanggap ninyo, nandun yung kasagutan dun sa tanong ninyo, no? Yung impormasyon na kailangan ninyo. So, yeah, meron din kayong, wow, the Fool. So, yung iba sa inyo dito, no? Ready na kayong pasukin yan, kung ano man yung gusto nyo umpisahan na yan, yung bagay na yan, no? Gusto nyo simulan. Actually, iba sa inyo, nagsimula na eh. Nagsisimula na kayo dyan eh. Kung ano man yung sinimulan ninyo, pwedeng trabaho yan, no? So, iba sa inyo, nag-e-enjoy dito, no? Pagka yung iba naman, bagong pasok ng relationship, nag-e-enjoy kayo, no? As in, relax lang, ganun. Parang hindi kayo masyado nag-iisip ng mga kung ano-anong hindi kayo nag-iisip muna ng mga pangit tungkol dyan sa relationship ninyo. Kumbaga, parang open na open kayo ngayon, excited lang kayo at nag-e-enjoy kayo dyan sa adventure na pinasok ninyo o relationship na yan. Tapos, meron din kayong Ten of Pentacles, no? So, ngayon, pagdating naman sa financial, no? Pagdating sa bahay ninyo, sa trabaho ninyo, sa kaperaan, mukhang okay naman, no? Stable naman, no? Wala kayong problema. Meron ding Six of Pentacles. So, actually, iba sa inyo, may sapat kayong pera, no, na ngayon parang ganado kayong generous kayong mamigay or tumulong, no. So pwedeng may hihingi sa inyo ng tulong, no, financial, no, at pwedeng pahiramin niyo naman 'yon or bigyan niyo ng tulong, no. Pwedeng bigay, pwedeng utang, ganyan.
Earth sign. So, yan. Willing kayo ngayon magpautang or magbigay ng tulong, pera, ano? So, tignan natin. Pagdating naman sa relationships ninyo, Earth signs. O meron kayong heart-to-heart conversations. Honestly, discuss your feelings with each other. Yan, mukhang nangangailangan ninyong mahinahong open heart na usapan ni person, earth signs. No? So, kailangan ngayong araw na to ay sabihin mo lahat yung true feelings mo. Ano ba talaga nararamdaman mo ngayong araw yung pagkakataon? Magkakaroon kayong chance na makapag-usap ng masinsinan ni person at samantalahin mo itong moment na ito, earth signs, na sabihin, ano ba talaga yung truly na feel mo kay person? Yung mga hindi mo masabi sa kanya, no? Ito yung opportunity mo para ngayon mo sabihin at pag-usapan ninyo, no? Ng buong puso yan, kung ano man yung pag-uusapan ninyo na yan. At meron ka ring, I am afraid to contact you. Ayan, pwedeng gustong-gustong makipag-usap. Ah, gustong-gustong makipag-usap ni person sa'yo. Pero natatakot siyang kontakin ka or tawagan ka. No? Hindi ko alam kung ano reason ni person. So, pwede pong magkapalit yan. No? Energies, bahala na po kayong magpalit-palit kung ano energies po na nasagap ng baraha, yun lamang po yung binabasa ko. So, kayo po nakakaalam yan, no? So, ayan. Gustong-gustong mag-usap, pero nag-aalangan. Paano ka? Paano uumpisahan? Pwedeng ganun. Hindi niya alam paano uumpisahan yung usapan. Yung topic ninyo na yan. Paano kanya lalapitan, niya approach, paano niya sasabihin sa iyo na gusto niya mag-open up sa iyo or may gusto siyang sabihin sa iyo, no? So, yun lamang earth signs pagdating sa inyong relationship ni araw to. At para sa inyong closing message. So, ayan, usap na kayo para magkaalaman na earth signs. So, meron kayong sanctuary. A sanctuary resides inside you no matter what is happening. This is inner temple. This inner temple beckons you to enter. Take a deep breath, enter, and sit down on the throne of your heart. Okay, sa mga panahon na nalilito kayo, gulong-gulo yung feelings nyo, isip nyo, emotions nyo, guys, no? Kailangan nyo mag-meditate, no? At deep inside you, no? Kailangan mahanap mo yung iyong sanctuary, no? Yung safe place mo, kumbaga, paano ba? Sacred place mo pagdating sa puso mo, no? Kailangan kahit nagulong-gulo yung isip na ninyo, yung puso ninyo, no? Kailangan yung minsan, no, mag-retreat lang kayo. Kailangan nyo lang minsan mapag-isa, no? Yung sarili nyo, mabigyan nyo muna ng oras yung sarili nyo at doon mahahanap ninyo yung peace. At yung pinaka-sanctuary ninyo is nasa sa loob ng puso ninyo, guys, no? Kailangan yung kayong gumawa niyan. Okay? At saka yung mga answers usually nasa loob din natin eh. Nasa puso nyo lang din yan eh. So, importante yan, no? Sanctuary ninyo, no? Pakaingatan nyo yan. Okay, Earth Signs, thank you sa panunood ng yung araw na to. Sana huwag kayong magsawa. Sana makatulong ang reading. Sana naaliw kayo. At kita-kits ulit sa next reading. Ingat kayo.